yung napabalitang sinasabi ng iba na umabot sa Metro Manila, hindi po yung totoo. Kasi ang direksyon ng hangin na nagpapadpad sa usok na lumalabas sa Taal kahapon ay papunta sa northeast, no? Hindi papunta sa Manila. Kumalat at nag-trending pa sa social media ang larawang nagpapakita na nabalot ng haze ang ilang lugar sa Kalakhang, Maynila. Marami ang nagsabi na epekto umano ito ng asupre o sulfur oxide na ibinubuga ng bulkang Taal. Gayunman, nilinaw ng Phivolcs na hindi ito galing sa bulkan at sa halip ay epekto ito ng polusyon sa hangin na dulot ng usok na ibinubuga ng mga pabrika at mga sasakyan sa Metro Manila. Well, sa ating mga kababayan, lalo na sa Manila, yung mga madilim na kalamitan natin actually sa mababang parte lang, ano po yun, pollution po yun ang nasanhin ng emissions sa vehicle at industrial activity, no? So, hindi po yung galing sa Taal Volcano. Huwag natin i-attribute sa Taal, talagang depollution. Lalo na ngayon, dumami na yung mga vehicle. At kahapon, siyempre Lunes kahapon. Siyempre, compared sa Linggo at Lunes, na marami sila dyan, diba? Bagamat may posibilidad na maapektuhan ang Metro Manila ng sulfur oxide na ibinubuga ng bulkang Taal, hindi pa ito nakikita sa ngayon ng mga eksperto dahil sa ibang direksyon ng hangin. Depende yan sa hangin. Kunyari, merong airflow yan eh. Sa mababang parte, yung direksyon ng hangin towards the northeast. Pero pag mas mataas na, may pagka-opposite yan. Ibang direksyon. So, kung matayog siguro, at papunta dito kami, na-affectuhan tayo. Kasi kung 2 kilometro lang, hindi pa yun ang direksyon na hangin papunta sa north, hindi yun naabot dito. So ngayong panahon, kasi habagat mo yan. Kahapon, tumaas na sa 14,326 tons ang ibinubuga ng bulkang Taal na lubhang mas marami kumpara sa average na 4,771 tons noong June 27. Dahil dito, nagpaalala ang Phivolcs sa mga residente na malapit doon na magsuot ng N95 at kung maaari ay iwasang luwabas upang hindi malanghap ang usok na ibinubunga ng bulkan. Partikular na dito ang mga mahihika at iba pang sakit sa baga. Sa ngayon ay nananatiling nakataas sa Alert Level 2 ang estado ng Taal Volcano na mahigpit na binabantayan ng Phivolcs. Marvin Calas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.